Hello! Welcome to Taraki TV! This is Rides and Tribe! I'm with Miss K! And I'm with Miss G! Gang! Ako nag-start mag-motor. Wala lang, pagising ko isang araw, naisipan ko mag-motor. Hindi, kasi may nakita akong isang lady rider. Sino yan? Kilala ba natin yan? Oo, kilala natin. Close nga natin. Isang araw, nakasakay ako sa jeep, tapos may nakita akong lady rider. Tapos napa-head turn akong ganyan. Paano? Nag-head turn akong ganyan. Basta napalingon ako. Tapos sabi ko, ang taray naman ng babaeng to. Sana isang araw, ganun din ako. Ganun! Ayun. So, isang araw naging ganun ka? Isang araw. Bumili ako araw ng motor. Eh, hindi pa ako marunong mag-motor nun. Nag-start akong mag-motor dahil na-inspire ako. May nakita akong lady rider. Shout out sa lady rider. Shout out sa kung nanonood ka ngayon isang araw. Sa lady rider na nakita ko, nakadok 200. Well, pero nakakaaliw din mag-vlog. Parang hindi naman parang na-express mo yung sarili mo. Sino ka. Pero syempre, mas maganda pa rin na huwag natin i-sugarcoat. Mas maganda yung ipakita natin yung sino talaga tayo? Kami! Ipakita mo kung sino ka. Pinoy Big Brother! Ipakita mo yan, ipakita mo. Ba't parang tawa tayo ng tawa? Hindi ko alam. Di walang sounds. Oh, ikaw. So, yun. Oh, ikaw naman, B. Paano ka nag-start? When did you start riding a motorcycle? And ano yung pinakauna mong motor? Thank you for that wonderful question. Ano yung pinakauna mong naging motor? Sa akin, wait lang. Isa-isa lang. Hindi. yung sa akin kasi, paano ako nag-start mag-motor? Sa amin, meron kasing jowa yung pinsan ko. Tapos syempre, nung teenager ako, sinasama akong tumakas ng hating gabi. Ano ka tapos? Sinasama akong tumakas ng hating gabi. Kasi kung mapagalitan siya, papagalitan din ako. Edi one for all for one. Tama nga naman. Diba? So yun, ang nagturo sa akin nun, jowa ng pinsan ko. So sabi ko, ang ganda. Naalala ko yung motor pa nun is Honda Wave 125. Yung mga uso pa nun. Oo, mga wala pa kasing mga N-Max. Old schooling. Mga old school tayo nun. Tapos, yun nga, parang after kung doon na nag-start yung nakikisama ako sa mga group rides, pero sa Sambuanga yun. Tapos medyo magulo sa amin ng mga pagmomotor. Unlike dito sa Baguio, meron talagang meron silang mga protocols ganun. Doon kasi sa probinsya, wala. First motor ko nun is yung talagang sa akin. Hindi sa kanya, sa akin. First motor cycle. Kaya ko siya, Mio rin. Okay lang yan. Yun nga, yung first motorcycle ko is Mio. Mio Sporty kung ay, maalala. Parehas ba tayo? Oo, hindi nga tayo nagkita nun. Bakit kaya? Kasi nasa Sambuanga. Hindi, dito na yun. Sorry. Yung Mio na yun, yun yung ginagamit ko sa pwesto ko na pangbuhat ng bulto. Imagine nyo guys, naglalagay ko ng bulto dun. Mga bale, okay. Oo, 45 kilos B. Girl power. I can do it. So yun. After noon, parang nag-transition ako sa N-Max. Motor ng dating partner ko. Yun. And then ngayon is ADB. Talagang naka-name na sa akin. Taray ng bakla. From Mio to ADB. Palakpakan! Yun at least naka-name. Yun yung talagang legit na masasabi ko. Talagang nakapangalan sa'yo, B. So yung paano naman ako nag-vlog, kasi dati nung Mio pa yung motor ko, nagpo-Food Panda rider ako. Yan, para Trinidad based. So, shout out to me. Yun, Nice one. Nandito na nice ako. One. I'm not nice. Nandito na ako. Thanks to you, charot. Siya ang nag-inspire sa iyo, B? Oo. Dahil sa kanya kasi tinuro niya sa akin una kung paano mag-on ng camera. Charot. Anong gagawin mo sa pag-edit? Paano ka? Doon ko nakita sa parang maganda to. Tapos nagbibigay siya ng sticker. Buti pa itong mga to guys. Marunong mag-edit. Ako yun. Bahala na kayo. Basta buyan. Sabuyan na ka. Hello dito. So,
Parami na ng parami ang mga lady riders. Ay, true. Na dumadami na. Kahit saan dumadami na kayo. Dumadami na ang mga babaeng. Hindi lang ang lady rider. Lady driver. Lady driver. Ang dami na. Nakapokus tayo sa rider. Oo. Pero ang dami na natin. Girls, what are you waiting for? Join our club. LRBC, Lady Riders of Paris. Pero advice sa mga bagong lady riders dyan, maigi at mas magandang sumali kayo sa kahit anong group. Any group, di naman specifically lady riders. Oo naman. Yung kung anong trip nyo, doon kayo mag kung gusto nyong dance group, pero nakamuto. Pero yun, maganda kasi marami kayong matututunan eh. Kung long ride or kahit hindi naman long ride, pero mas maganda pa rin naka-gears tayo, gloves, money pad, syempre helmet, huwag kalimutan yan. Yung number one na pinagalitan tayo. Oo, kasi hindi talaga kami pinapaano na walang helmet. Walang helmet. May rule kami actually sa group na kahit dyan ka lang, bawal kang mag-hour na hindi naka-helmet at saka naka-shorts. Kasi syempre, tosino girl. No, bawal kasi. Matatosino tayo nun. Safety first, guys. Mm-hmm. Yun, kahit gano'n pa ano, kahit mura man yan o mahal, syempre kailangan pa rin natin ng mga gear. Pero syempre, mas maganda pa rin mag-invest tayo sa mga gears natin na yung pang matagalan. Kasi mahirap yung nagtitipid ka, it's for your safety, kunwari yung mga nipad, yung mga helmet, syempre anong dapat first, ano mo? Quality yan, kasi di dalhin sa long ride. Hindi lang yung abot sa motorcycle. Syempre yung sarili mo rin, kung ano ka, syempre presence of mind, dapat dadalhin natin yung presence, dadalhin natin yung sarili natin. Gising na gising ka habang nagtra-drive. Ayun, dapat gising na gising ka, dapat well rested. Right, first aid, mga ano to, mga alcohol, ganyan. Syempre, mahirap na. Wipes, te, wipes. Ay, importante yan, wipes, lalo na sa mga babae. Tapos, girl, wipes, importante yan. Baba ang mga pwedeng dalhin, long ride daw. Siyempre, kung meron kang mga extra clothes, yun, extra clothes. Kasi hindi mo nga maano na mamaya maulan tapos may butas yung raincoat mo. Yung chipipay na raincoat lang yung dala mo, ay magkakasakit ka nun. Mapulmonya ka pa. Sisihin mo pa sarili mo, nag-ride ka, o diba? So aside sa mga tips and things na pwede nating dalhin, siyempre kailangan marunong tayong mag-asikaso ng ating mga motor. Oo naman. Diba? Ako na ba? Try din talaga nating alamin yung mga road safety. Oh, number one yun. Number one talaga. Bago kayo mag-start sa pagmomotor, dapat alam niyo yung mga protocol sa kalsada, yung mga road safety, kung ano ang mga bawal, kung bawal mag-U-turn dito, bawal mag-stop dito, gano'n. Dahil syempre mahirap nang matikitan. Mahirap mas, o diba, bigla kang tumigil sa isang tabi, tapos biglang andyan na yung officer, eh, hindi mo alam. Diba? Mga blue boys, gano'n. Dapat alam mo yung mga bawal. Syempre maano nila yan, malalaman nila yan kapag dumaan sila sa legit process ng siyempre, dapat pag kumuha tayo ng lisensya, dapat hindi natin bili. Kasi siyempre, andun na lahat yun eh. Oo. Bago ka makakuha, siyempre, mapag-aaralan mo lahat yun. Yung mga road signs, road safety, protocols. Bago bumili ng motor, dapat may panggas ka, girl.